Don't find love. Let love find you. That's why it's called falling in love. Because you don't force yourself to fall. You just fall. Kamusta mga ka-MV? Ngayon ay itutuloy natin ang ikalawang kabanata ng Stolen Sweetheart. Pero bago natin simulan ang ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para updated lagi kayo sa aking mga susunod na uploads. Napakasakit ng likod niya. Unang naramdaman ni Gerald sa unang pagmulat ng kanyang mga mata. Natulala siya at unti-unting bumabalik ang kanyang alaala. Mabilis siyang tumayo upang hanapin ang mga kasamahan. Habang hinahanap ang kasamahan, ay nakakita siya ng usok sa di kalayuan. Nang tingnan niya, ay sira-sirang eroplano. Nakaligtas ba sila? Nasaan sila? Bulong ni Gerald. Namataan niya si Josh. Kung titingnan ito, ay masasabing wala ng buhay at kailangang madala agad sa ospital. Kailangan niyang ilayo si Josh sa eroplano dahil dumadaloy na ang gasolina dito na maaaring maging sanhi ng pagsabog nito. Pupuntahan na sana niya ang kaibigan nang biglang makarinig siya ng isang tinig. Tulong! Agad na tumakbo si Gerald papunta kay Julia dahil ito ay buhay pa at hindi niya sigurado kung si Josh ay nakaligtas talaga. Malapit nang bumitaw ang halaman sa lupa nang biglang masilayan niya ang mukha ni Gerald. Abutin mo ang kamay ko! Mabilis naman itong inabot ni Julia. Are you okay? Tanong ni Gerald. Hindi siya makapagsalita dahil sa matinding kaba. Dito ka lang. Nagmamadaling sabi ni Gerald. Ngunit nang papaalis na ito, ay isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Napasigaw ito at dinaganan si Julia para protektahan. Ano yun? Tanong ni Julia. Hinihingal ito at hirap huminga. What's wrong, Gerald? Nilingon ni Gerald ang pinagmulan ng pagsabog. Okay ka lang ba? Tanong ni Julia. What was that? The plane, I think. Si Josh. Nakita mo ba si Josh? Lungkot ang nakita niya sa mga mata ni Gerald. Bakit? Nag-aalala ang tanong ng dalaga. Si Josh, nasaan ba siya? Nakita ko siya malapit sa eroplano na walang malay. Ilang sandali pa bago maintindihan ni Julia ang sinabi ni Gerald. Kung malapit si Josh sa eroplano at sumabog ito, marahil ay kung ano na ang sinapit nito. Hindi maaari. Umiiyak na sabi ni Julia. Akmang tatakbo ito, ngunit pinigilan siya ni Gerald. Pitawan mo ako. Hindi pwede. Masyadong delikado. Baka sumabog pa uli ang eroplano. Pero paano si Josh? Walang makakatulong sa kanya sa ngayon. Bitawan mo ako. Tulungan natin siya. Kahit subukan lang natin. Hindi na niya naituloy ang pagpunta nang muli itong sumabog. I told you, it's dangerous, sabi ni Gerald. Hindi niya maintindihan ang gagawin dahil gusto niyang tulungan si Josh. Ngunit delikado, umagos ang luha sa kanyang mga mata. At niyakap naman siya ni Gerald ng mahigpit. Josh! Si Josh! I know. Hindi pa man lang natin aalamin kung buhay pa siya. Ako na lang ang pupunta. Tumakbo si Gerald papunta sa sumabog na eroplano. Nakatingin siya rito. No one could survive these explosions. Bulong niya. Nanlumo si Gerald sa nakita. Wasak na wasak ang eroplano na hanggang ngayon ay nagliliyag pa rin. Halos wasak ang mga puno sa paligid sanhi ng pagsabog. Nanikip ang dibdib ni Gerald sa kaniyang nakita. Oh no!
tinig mula sa likuran. Damn it! Iba sabi ko, stay there. Ayaw ni Gerald na makita ni Julia ang nakakatakot na nangyari sa kanila. Josh! Sigaw ni Julia. Wala na siya, Julia. Sabi ni Gerald, sabay yakap dito. Hindi totoo yan. I'm sorry, Josh. Malaki ang pagdududa na matatagpuan pa nila ito. Malamang ay naging abo na ito. Walang makakaligtas sa ganoong pagsabog, lalo na at sobrang lapit ni Josh dito. Niyakap na lang niya si Julia dahil yun na lang ang tanging kaya niyang gawin sa mga sandaling iyon. Maya-maya pa ay nagpumilit si Julia na maghanap sa mga labi ni Josh. Ngunit nagboluntaryo si Gerald na siya na lamang. Nananalangin ito habang hinahanap si Josh na sana ay buhay pa. Ngunit hindi ata nasagot ang kanyang panalangin. Pakiramdam niya ay pasan niya ang daigdig sa mga oras na yun. Lumapit si Gerald kay Julia at niyakap ng mahigpit ang dalaga. At pagkatapos ay nag-usap sila kung papaano makakabalik sa kanila. Kailangan nilang umalis dahil wala silang kahit anong pagkain doon. Bago umalis ay tumingin muna sila sa eroplano na baka kahit paano ay may mga gamit silang natitira pa. Ngunit nabigo sila. Tanging mga prutas na lang na pwede nilang makita sa gubat ang pwedeng makatulong sa kanila. Wala na ba talaga si Josh? Muling tanong ni Julia. Nasabi ko na sa'yo kanina pa. Malabo nga siyang mabuhay. Nakita ko siya sa eroplano bago sumabog ito. Parang sinaksak sa puso si Julia at muli itong umiyak. Si Josh, ang taong nagparamdam sa kanya na may kasama siya. Bata pa lang kasi nang mamatay ang kanyang mga magulang. At ngayon ay nagtatrabaho siya ng mag-isa at nakatira sa isang apartment bago niya nakilala si Josh. I know it hurts, but you need to hear it para makamove on ka na. Wala na siya, Julia. Sa ngayon, sarili muna natin ang intindihin natin. At alam kong yun din ang gusto ni Josh. Napaiyak naman si Julia dahil hindi niya yun matanggap. Pero tama si Gerald. Dapat mag-focus muna sila kung paano sila makakauwi. Sobrang tarik ng bundok. Nang sinimulan nilang maglakbay, ay bigla na lang umulan. Nakahanap sila ng punong pwedeng masilungan, ngunit hindi ito kalakihan. Nababasa na sila unti-unti. Nagulat siya nang bigla na lang siyang akbayan ni Gerald. Julia, umisod ka pa rito para hindi ka mabasa. At muli itong inakbayan ni Gerald para hindi ito lamigin. Sobrang basa ka, Gerald. Okay lang yun. Mas isipin natin kung paano tayo makakauwi. Nanguha muna sila ng mga prutas para makain. We just have to make it through tonight. Things would be better tomorrow. Paano? Think positive. Nakatulog naman agad si Julia. Pangangamba ang naramdaman ni Gerald habang pinagmamasdan niya si Julia. Naasa sa kanya ang dalaga at hindi talaga siya confident na makakabalik sila. Yakap-yakap niya lang ang dalaga buong magdamag. Kinaumagahan ay nagising siya dahil sa isang bagay na narinig niya at ang ilang patak ng mga bato sa kanila. Mabilis niyang tiningnan kung saan ito nagmula. Shit! Gulat na nasambit ni Gerald nang makita ang isang malaking batong gumugulong mula sa itaas ng kabundukan. Siguro ay bumigay ito nang bumuhos ang ulan. Kailangan nilang makaalis dahil malapit na ito sa kanila. In seconds, they would be flattened under its weight. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng Stolen Sweetheart. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.